ang katanungan ko, paano ang gagawin paghanda at baka hindi na darating ang bukas? Una, mga kapatid ko sa Panginoon, panatilihin na ang ilaw ng pananalig ay nagliliwanag. Amen. Keep the light of faith shining. Nagliliwanag. Ibig sabihin, dumating man ang mga problema sa ating buhay, mga kawalan, walang pinansya, nakakasakit, o ano pa mga problema o pagsubok na dumarating sa ating buhay na natiling nagliliwanag ang pananalig natin sa Diyos. Amen. Pag sinabing nagliliwanag, hindi ka apektado. Hindi aandap-andap ang iyong pananalig. Ito yung tinutukoy na ilawan, na aandap-andap na ang ilawan ng tinatawag na limang dalagang hangal. Bakit? Wala silang extra na dalang langis. Ano ba yung langis? Yung pananalig natin sa Diyos. Amen. Na dumating sa buhay natin ang mga problema, ang mga sitwasyon na bigla na lang na hindi mo inaasahan. At kapag wala kang extra na langis na walang iba ang pananalig, aandap-andap, lulubog din itaw. Kasa pagdalo sa gawain. Yung iba, nag-iisip lang, umayaw. Ayaw ko na. Ibig sabihin niyan, hindi nagaling ang Diyos sa buhay natin. Aandap-andap ang ating pananalig. Ibig sabihin, kapag sinabing nagliliwanag, ano man sitwasyon ng buhay, hindi tayo apektado. Tuloy pa rin. Di ba, may gano'n? Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Di ba, may awiting gano'n? Di ba, tuloy pa rin. Kahit anong mangyari, di ba, may kinakanta. Ano mang mangyari, maglilingkod sa'yo. Kaso, bandang huli, ano nang nangyari? Ha? No, ganun ba ang dapat nating gawin sa ating pananalig pananampalataya? Challenge ko po sa inyo ito na dapat patuloy na magliliwanag ang pananalig natin sa Diyos. Sabi sa Matthew 5:16, ganyan din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Anong ibig sabihin nito? Maging liwanagin tayo sa ating kapwa na aandap-andap na rin ang pananalig sa Diyos. At makikita nila ba, dumanas man ito ng kahirapan, dumanas man ito ng matinding pagsubok, subalit, grabe ang pananalig ng tao ito. Hindi umiwalay sa Diyos, hindi umihinto sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nanupay-pay, hindi aandap-andap ang kanyang pananalig para ng palataya. Naalala ko naman yung isang kapatid natin na dati dumadalo dito, si Padre Pidyo. Naalala ko, alam niya tayo ba doon ito yun, no? Na gawain nila dyan, si San Peteran dyan, Lunes yun. No? Habang nakikinig siya, nasa harapan siya, dumating ang kanyang anak nagsisigaw, "Tatay, tatay, ang ating bahay ay nasusunog." Ano bang ginawa ng taong ito, si Padre Pidyo? Hindi kumibo, hindi nagsasalita, hindi pinansin ang anak na nagsisigaw na nasusunog na ang bahay. Hinayaan na nagsisigaw ang anak hanggang sa matapos ang gawain, sabi ng anak, "Wala na, abo na ang ating bahay." Sabi ng tao ito, "Tuwalitidyo, hayaan mo yan masunog dahil may ipapalit si Yahweh sa dahil." Amen. At ito, pinalitan mo mas magandang bahay yung dati nilang bahay na hindi ganong maganda, hindi kompleto. Yung kahoy nilang bahay, pinalita ng siminto. At ang pagpapala bumuhos. Amen. So, anong ibig kong sabihin? Dapat manatiling nagliliwanag ang ating pananalig sa Diyos. At hindi ito nababatay o nababase sa tinatawag nating limang pandama. Amen? Amen? Yung tinatawag nating five senses. Yan po ang limang pandama. Yung ating kaluluwa. Amen? Ano ba yun? Yung
iyong nakikita, yung iyong natitikman, yung naririnig, ha? Yung nahipo, ang iyong naamoy. Ano yung ibig sabihin doon? Kapag hindi ka na nakabatay doon sa tinatawag nating five senses, ang pananalig mo, anumang nangyayari o dumating sa buhay natin, hindi tayo apektado. Hindi apektado ang ating paglilingkod sa Diyos. Ang duro na nagliliwala. Bakit? Wala na, hindi ka na nakabasa sa ano na yung damdamin. Di na sumasama ang loob mo. Yung iba sumasama ang loob. Saan? Sumasama ang loob sa Diyos. Bakit? Kung kailan pa ako naglilingkod, bakit dumana sa akin? Bakit naranasan ko ito? Kahirapan ito? Ano yung sabihin? Ito ang malinaw na mensahe ko po para sa inyo, na dapat nating gawin ang pananalig natin lagpas na doon sa tinatawag na limang pandama. Di mo manatikman ang mga pagpapala dyan na nakikita mo, kasamahan mo, mga kapitbahay mo, di ka pa rin apektado dahil meron kang Diyos na inaasahan. Nananalig ka sa Diyos na mayroong biyayang darating na para sa iyo. Di man nahipo, di mo man nahipo ang biyaya na yan, di mo man nakita o natikman o ano pa, hindi ka apektado dahil nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. May narinig ka na hindi maganda, may balita na hindi maganda, hindi tayo apektado. Hindi na tayo nakakaramdam ng takot. Makakabalita ka ng hindi mabuting balita, nababasa natin sa FB o anong paman, hindi na apektado. Bakit? Nagliliwanag ang pananalig mo sa Diyos. Hindi na tayo nababase o nakabatay sa ating emosyon. Kasi oras na ang iyong pananalig nakabatay pa sa iyong emosyon, iyong damdamin, apektado tayo. Lulubog tayo sa ating panangin pananayan. Amen? So ito po yung tinutukoy na hangal, limang dalagang hangal. Wala silang baon, extra na langis. Walang extra pananalig. Amen? So dapat, ganun ang gagawin natin. Ibig sabihin, patuloy tayong umasa sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil ang pananalig ay umaasa yan sa mga bagay na hindi nakikita. Yan sa makikita yan. Sa Roma, Roma 8:25, sabi doon, ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito hinintay natin ng buong tiyaga. Ibig sabihin, magtiyaga tayo kung naghihintay sa biyayang inaasahan natin. Amen po.